Sound check, sound check. Ito, umalang tataka kung ano yan, kung nakamit kayo ng elementary, ginagamit nyo yan. Ruler yan, pangkuha ng geometry, pang sukat yan, no? Panggawa din ng bilog yan, ang circle. Yan. May kasama ng ruler, freebie. So yung nagaanap ng grupo sa dyan, mayroon dito. Ito, ito yung alibi nila. Ayan, kitang-kita, walang daya, alibyo. Ayan. Meron din mga frame dito, yung mga nagaanap ng frame dyan, meron dito. Ayan yung mga available na frame nila. Pwede rin sa panlalaki to dahil hindi siya sabit yung itlog nyo dito. Dahil pababa, ayan o. So ano to, egg ano to, egg protector. Okay mga alien, another pamabaing MTB. So yung mga kanina, isa si Totem. Totem ba yun? Nakalimutan ko. So una, meron siyang reflector and the electric fan. Imaginary electric fan. Ayan. Flashback. What's up mga alien? Kamusta naman kayo dyan? Welcome sa isa na namang Makatech Intro, no? So kamusta kayo dyan? Ngayon, pupunta tayo sa LJ Price Molino. Meron ng mga bago na tech na MTB and Shimano Cruiset. Lalo-lalo na yung alibyo. Pinag-anap sa akin nun, no? So tara, samahan na kayo nga raw. Punta natin ang LJ Price Molino. Let's go mga alien! Woo! Okay mga alien, nasa Vermosa na tayo. So ngayon, bibisitahin ulit natin yung LG Bikes Molino. So balita ko, meron doon itong bago na tingin ng mga Shimano group set. Lalong-lalo yung alibyo. Meron nag-anap sa akin yun eh. And madami kayo nag-anap sa akin yun pala. So, meron ka pa yun din doon ng mga Street One. And yung mga bagong na tingin ng mga MTB. So tara, samaan ako, silipin natin ang mga bagong na tingin ni LG Bikes Molino. Let's go! Okay mga alien, nandito na tayo ngayon sa LJ Bikes Molino. So yung mga hindi nakakalam nito, tapat lang to ng all day Vista Mall lang Dang Hari. Ito yung papuntang Dang Hari, yan, Vista Mall, Vista Alabang. Yan yung papuntang Molino. Tabi lang to halos ng SM Molino, ito yung SM Molino. Ayan, so may gas station dito na Phoenix. Yung pinagkikitaan ng mga rider na pumunta ng Tagaytay galing dito sa Molino, no? So, tingnan natin kung ano mga available dito ngayon na MTB and meron dito, minakita ko dito ng mga groupset nila and meron din dito ng mga Speed 1 and Rider na frame and may mga sulit na MTB dito. So, tara, samahan nyo kayo nga raw, bitahin natin, silipin natin ang mga stocks ni LJ Bikes Molino! Let's go! Okay mga alien, so sisimulan natin dito sa kanilang 29 ano, bagong dating. Ito si Amano A300. So tignan natin yung specs ito ni Amano A300. Ayan, ang kulay niya is matte black na may light green. Lime green yan, may mountain sa taas. So ibig sabihin, mountain bike talaga yan, hindi yan, road bike, no? Huwag yung pagkamala, road bike yan. A300 yung kanyang model. So nakikita nyo, yung cable niya dumaan sa ilalim. So ECR to sa kanyang top tube. And wala siyang cabling dito sa down tube. Ayan. Yung ano na to, head tube is hindi siya tapered. So untapered and unsmooth yung kanyang welding. Ayan. Yung size nga pala ng frame na to, size 70 na rin, 6061 alloy na rin yan. Ayan, MTB series. Ito yung lagayan ng ulam, yan. And tingnan natin yung FD nito. Yung FD niya is walang pagkakilanlan, so unknown, alien to. Pag ganyan. Generic, kumbaga. Naka-tribay naman yung kanyang crank, the usual sa mga MTB. Amano sa likod. Yung RD niya is L2A3, so 8 speed to. Maliit lang yung pulley niya. So 8 speed, L2A3, so maganda klase na rin yan. Itong cassette niya, hindi pa na ito cassette, threaded type pa pala itong cogs niya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 speed, threaded type. Yung rims ito is alloy na rin. Hindi ko lang dala yung magnet ko na galing Jupiter dahil nawawala. Next time kukuha ko ng magnet sa rip namin. No? Bahala na si mother. Magalit. Yung gulong ito is 29 by 2.35. So makapal yan. Parang yung mukha mo lang. Ayan yun. 29 na rin yan. By 2.35. Ito, tingin ko ito yung steel sa kanya. And Galaxy yung kanya saddle. Ito is alloy malamang. Ito alloy na rin itong kanyang handlebar. Yung haba ng handlebar niya,
isa nasa 700 to, mga ganito. Yung harap niya, ito yung logo ng Amano. Meron siyang lockout dito and payload sa kabila. Ayan. And meron siyang disc brake sa unahan at sa likuran and lockout. Quick release pala. Quick release sa unahan at sa likuran. Meron. Ito, bakal to. Malamang sa malamang talagang bakal to. So, pag mga budget bike na ganito, isa bakal. Asahan mo na. Bira sila maglabas ng mga bike na ganito. Mga budget bike o entry level bike na alloy na yung ganito. Bira ang bira. So, wag nyo. Hanapin ang hindi talaga totoo. Bakal to. Alloy yan. Ayan, may lockout. Yung brake na ginamit sa kanya, isa syempre si Wolverine, si Logan. The usual. So, madami nang akong nakita na MTB na gumagamit ng Logan. Na brake, hydraulic, and shifter isa, L2A3. 8-speed yan. So, ang katibahan ng 8-speed yan, ayan, 3 sa kaliwa, 8 sa kanan. Ayan, si Amano, meron na rin siyang reflector sa unahan. Sa likuran, meron na rin. Ito yung kanyang pedals. Ayan, kasama ng pedals, no? Paano kayo magbabike kung wala kayong pedals? Ayan, meron siyang kasamang stand. Hindi ito, ha? 300 to my get. Ito yung sinasabi ko yung stand. So, yan, si Amano. A300, 29er. Ang presyo na ito is 13,000 yung 29er. Pero yung 27.5 niya meron din. Is size 16. At 12,500 naman. Yun yung kaibahan nila. So, 27.5 and 29 are available kay Amano A300. Okay, mga alien. So, ito naman yung, kung gusto nyo mag-trail, ito naman yung bike na pwede sa inyo. Ito, masasabi kong pwede yung pang-trail talaga to. GLX, Mountain, ang model niya is S300. Ayan. Alloy ang frame nito. And ICR sa kanyang down tube. And yung harap niya is integrated lang yan, hindi siya tapered. Pero nakalagay dyan, isa tapered, integrated lang yan, hindi siya tapered. Untapered and unsmooth yung welding. Yung size ng frame niya, 1661 alloy na rin. Medium size frame. And ito yung lagay ng ulam niya, ng tubig. Yung color niya is matte black na may red. Kitang-kita na naman, walang daya, di ba? Maganda yung color niya, yung color combination niya. Yung FD naman ito is legit na Shimano tourney. Yan yung legit na Shimano tourney ng Shimano. Ito naman, square taper 3x ng Pro Wheel. Yung kanyang crank. Ito naman, nandito na naman tayo sa compression. Super compression mountain bike. Yung mga di nakakalam ng compression, huwag kayo mag-alala. Sabi-sabi natin i-google yan dahil hindi ko rin alam yan. Super compression. Mountain bike. Pero tingin ko dapat competition yan. Hindi yan ang compression, no? So, google natin mamaya yan. Pero tayong masiraan ang ulo dyan. Yan, L2A5 yung kanyang RD. And the cassette na rin to. Yung ginamit sa kanya. 11-32T. So, bilangan natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9-speed. 11-32T. Cassette na rin yan. And yung gulong nito, yung rims pala nito, isa alloy na rin ng Galaxy. Naku, naka-double wall. Yung gulong niya, isa compass. Compass sa jumping hair. 30 TPI light na wire bird 2.2. 2x2. Ang kapal niya, 27.5x2.25. Ito, tinan nyo yung gulong niya, pang trail talaga ito, ang laki. Ayan. Yan yung mga gulong na pang trail. Sobrang kapal niyan. So, kakapit talaga sa ano yan? Sa mga lupa. Sa mga tae. Lalo na. Itaan sa tae ito, kakapit yung tae. Masaya sa mga kumakain dyan, no? Ito, meron siyang disc brake. And syempre, quick release sa likod. And meron siyang stand. Para sa bisikleta nyo. Ito, alloy. Yung size ng seat post niya is nasa 30. Yung taba nito. Alloy na rin. Ito, isa alloy na rin yung quick release ng kanyang seat post. May reflector sa likod. And ito yung kanyang mga pedals. Yung upuan, Galaxy, magandang klase na rin. Ito, isa GLX, yung stem, alloy na rin. Ito, GLX, yung kanyang handlebar, alloy na rin. And tingin tayo sa harap niya.
Ito, isa, tingin ko ay isa, syempre, is bakal pa itong mga ganito. Pero, but wait, there's more! Meron siyang remote lockout. Ayan. Remote lockout, pero coil type pa yan. Ito yung preload niya. Remote lockout, ito yung tinatawag kong hapantamad na MTV dahil pipindot-pindot na lang para hindi siya mag-bouncy-bouncy pag kayo nag-trail, no? Ito yung pantamad na MTV. Ang ginamit na brake sa kanya is Logan, si Wolverine. And yung shifter niya is L2A5 na rin. Ayan, tugma-tugma sa AFD niya, dapat yung AFD, yung ano niya, yung shifter niya. Ayan. Yung harap, ito, meron din siyang ano dito. Meron din siyang quick release harap, and yung rotors nito is 160mm. Gitang-gita, walang daya, no? 160mm yung rotors. Yung harap, ayan yung harap niya. Okay. So, magkano nga ba si GLX S300 dito? 27.5 by 2.20. Yung kanyang gulong pang trail, meron siyang lockout na remote lockout. Size 16 yung kanyang frame. Mataba yung gulong pang trail talaga to. Legit na legit. Ang presyo niyan is 15,500 pesos. Dito lang yan sa LJ Bikes. Muli do! Okay, mga alien, another GLX na 29er. So, ito yung bagong dating ng DDD. Alien language GLX CT30. Ayan. So, man, sana ikita nyo matte siya na kulay gray, matte gray or matte silver, kung ano man ang kulay nito. Ayan, legit na 29er. Yung cabling niya is ICF sa kanyang down tube. Untapered and unsmooth yung kanyang welding. May pagka-oversize ng konti, konti lang yung kanyang head tube, pero hindi siya tapered. Yung size ng frame niya is size 17. Alin na yan, 60-61. Yung FD nito, Shimano Tourney, legit na Shimano Tourney, mga ganyan. Yung crank niya is naka 3x square taper ng Pro Wheel. Sa likod, GLX M-Series, Shimano Tourney, yung kanyang FD. Ayan. Ito na mga cogs niya, isa threaded type pa to, hindi pa sukaset. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ayan. So mga nagtatanong kung paano malaman kung threaded o kaset, sa looks pala niya, makikita nyo. Pag medyo gantong kulay, sa ibig sabihin yan, ano pa yan, threaded type pa yan. Pag medyo puti na, yun yung ibig sabihin nyo, nalaban na. Yun yung kaset. Ayan. Ito naman yung rims niya, isa alay na rin. And yung size ng gulong niya is 29 by 2.10. ito yan, fast rolling yung kanyang gulong. So paano masabi yung fast rolling? Ayan, magkakatabi yung kanyang mga ano dyan, mga tagyawat. Ayan, fast rolling. And meron siyang quick release sa likod. Ayan, and meron siyang disc brake, may stand din siya. Ito yung kanyang pedals, and meron siya dito ng reflector sa likod. Ito alin na rin, nasa 30 yung kanyang stem, yung sukat. Alin na rin tong quick release niya, GLX Galaxy yung kanyang saddle. Sa unahan, ito GLX din yung kanyang stem. Yung kanyang handlebar naman, GLX din. May reflector din yung unahan niya. Yung fork ito is syempre tulad yung sabi ko nina, bakal pa to. And meron siyang lockout na manual. And the coil type, ito yung preload niya. Coil type pa yan. Meron siyang kaya quick release sa unahan. And 160mm rotors. Ayan. Yung unahan, ayan siya, yung unahan. Yung ginamit na combo shifter sa kanya is Shimano. Shimano combo shifter V-brake. 3 by 8 speed. So yan yung legit na Shimano tourney. Shimano combo shifter. Ayan, yung may ganyan. Usually, pag English language, yan yung legit na combo shifter ng V-brake ng Shimano. So yan, siya GLX CT30. Ang presyo niyan is 13,500 dito. Okay, mga alien, ito naman yung kanilang pambabae. So, reguluhan nyo naman yung mga syota nyo dyan.
Hindi yung burayot lang kayo buong buhay niya, no? Reguluhan niyo naman ng totem. Aprila. Parang commercial lang, no? Ayan. Sa nakikita niyo, glossy type. Yung kulay niya is, hindi ko masasabi kung violet ba to o ewan. Ito yung head tube niya is untapered, in-smooth yung welding. Ayos siya sa kanyang down tube. Yung size ng frame nito, small size lang to. 15.5, 27.5. So ito, pwede rin sa panlalaki to dahil hindi siya sabit yung itlog nyo dito. Dahil bababa, ayan o. So ano to, egg protector. Para sa mga lalaki, kaya may ganyan. Pero ginawa talaga to usually sa mga maliliit lang. Mapapapae, o mapa, pusong lalaki na pusong babae. Pwedeng pwede yan. Yung FD na to is L2R yung FD nya. Ito naman yung crank nya is square taper 3x. Tulad ng ibang totem make use dito Quezon City. L2A3 yung kanyang FD. Maliit lang yung pulley nya. Naka 8 speed and hindi pa to kasi threaded type pa to. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ayan. Ito rims niya, totem, tulad ng iba. Alin na rin. Yung gulong nito, 27.5 by 1.95. Sa likod, ito, ito yung pedals niya. Ayan yung 1.95, meron siyang quick release. Ayan naman, 60mm rotors. Meron siyang reflector, alin na rin to. And the totem yung upuan. Totem yung stem. Totem handlebar, nasa 600mm yung handlebar ito. O 700. Yung unahan, meron siyang manual lockout and bakal pa yan. Ayan. Ito naman, meron din siyang quick release. Ayan, lahat ng na-feature natin isa, merong i-feature natin isa may quick release. Yung ginamit na brake sa kanya, syempre, hydraulic ng Logan, Wolverine, and the L2A3. Yung kanyang shifter. Naka-H-speed. 3x8 speed. So ayan si Totem Aprila. Hydraulic. Naka 3x8 speed. Threaded type 15.5 yung kanyang frame. It's small size. Pwedeng mamabae. Pwedeng manlalaki. Pwedeng pang lalaki na pusong babae. Ang presyo niyan is 12,500 dyan dito. Sa LG price. Mulino! Okay mga alien. Another pamabaeng MTB. So yung kanina isa si Totem. Totem ba yun? Nakalimutan ko. So ito yung si Galaxy ML150L. Ang ganda niya. Kitang kita talaga. Pambabae talaga to. Ang ganda ng kulay niya. Kulay pink. Glossy pink. Yung cabling nito is ECR sa kanyang down tube. And untapered and unsmooth yung kanyang welding. Yung size ng frame, size 15. So mas maliit so doon sa kaninang nauna. Small size. Ayan siya, maliit lang talaga ito, mababae. So, ulitin ko, pwedeng mababae, pwedeng panlalaki ito, or mga pambata na medyo may katangkaran. Dahil kung lalaki ka, safe yung itlog mo dito. Hindi tatama dito sa banda. Ayan. Yung FD nito, isa Shimano Tourney. Ayan, Shimano Tourney, naka 3x, yung kanyang crank. Square taper. Yung FD niya, Shimano Tourney TZ. Yung pulley nito is a plastic. Yung cogs naman niya is a threaded type 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 speed. Yung rims nito, alin na rin. Sa likod, meron siyang disc brake and stand. Pero hindi siya naka-quick release. Ito yung pedals, alin na rin to. Yung seat post, ito alin na rin. Yung upuan is a Galaxy na mataba yung puwet. Pamabari talaga to. GLX, alloy na to. Yung stem, yung handlebar niya, GLX din. Yung unahan, wala siyang lockout. And bakal pa yan. Yung suspension port niya. Wala rin siyang quick release sa unahan. Pero may disc brake na 160mm. Sa unahan, meron siyang reflector and electric fan. Imaginary electric fan. Ayan. Yung shifter nito, combo shifter ng Shimano V-Brake. 7 speed. 3x7 speed.
So yan si Totem Galaxy. Galaxy ML 150L. Ang presyo nito is 10,800 dito. Mechanical. Okay mga aliens, yung mga naghahanap naman dyan ng mga naka 1x na MTB. So ito yung hinahanap mong 1x na sulit sa budget mo. So ito si Totem. Ayan, bago lang din to dito, Totem Cruiser. Ayan, panggalaan, Cruiser. Yung color niya is kitang-kita, walang daya ng makintab. So glossy type na halo-halo, meron siyang light blue, black, and sky blue. ICR sa kanyang down tube. Untapered and unsmooth yung kanyang welding. Yung size ng frame niya is 16. Size 16, 27.5 yung frame nito. Medium size din, ito yung lagayan ng ulam. Yung FD niya, wala, huwag nyong hinapin ng wala dahil wala talagang walang wala yan. Dahil 1x lang yan. Ayan, pro wheel yung kanyang crank. Naka 1x lang yan. Huwag nyong hanapin yung dalawa dahil wala talaga yan. QC, Quezon City Quality Control System. Yung IFG nito, isa Shimano Altus. Ayan, yung medyo malaki-laki yung kanyang pulley. Compare sa iba. Naka 1x. Ito naman, threaded type na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Naka 8 speed. 1x8 speed. Si Totem Cruiser. Ito, alin na rin, Totem, yung kanyang rims. Ito, alin na rin yung kanyang seat post. Ito, alloy. Ito, meron siyang reflector sa likod and may pedals dito. Yung harap nito, siyempre, the usual, bakal pa to, and meron siyang manual lockout. And nasa kabila yung kanyang payload. Yung unahan nito, tingnan natin. Meron siyang quick release sa unahan. And 160mm rotors. Sa likod, may quick release din sa likod. And 160mm din yung rotors ito. Yung unahan niya, ginamit sa kanya, is si Wolverine, yung hydraulics. And Shimano. Yung kanyang shifter, 8-speed. Ayan. Huwag nyo hanapin yung kaliwang shifter dahil wala. Huwag nyo hanapin ng wala. Sabi ko nga, diba? Naka 1x lang to. 1x8-speed. Ayan. Bali, ang gagamitin nyo lang dito, yung kaliwa, yung kanan. Dito lang kayo mag-ship. Hindi, wala lang kayong FD. So, para sa mga bago lang naman yun. Ito, alloy na rin tong stem niya. Ito, Totem, alloy na rin to. Nasa 600 to 700 yung millimeter nitong haba nitong handlebar nito. Ayan, yung harap niya. Yung logo na E-Tech na naka-napili nga Phoenix. Ayan, si Totem. Totem Cruiser, magkano nga ba? 14,000 dito. Okay, another Totem. Bago rin ito dito. Ito yung Totem. Totem Flex. So, bagong-bago lang dito dito. Ayan, so nakikita nyo ICF sa kanyang down tube. And the matte black na may red siya. Nakalagay dito, MDS. Mountain Drive System. So, ibig sabihin niya, mag-automatic drive to pag dinaan sa bundok. Ayan, Mountain Drive System, automatic system to. Ayan, untapered and unsmooth yung kanyang welding, ICR sa kanyang down tube. Maganda yung pagkakamat niya. Ito yung lagayan ng ulam. And the L2R, yung kanyang FD. Yung, ano na to, is crank, isa naka 3x square taper. Meron dito nakalagay, quality control system, nakikita ko to sa mga ano, sa mga Totem, mga bagong labas sa Totem. Sport performance, so pang sport daw to, sabi sa chismis, sport daw yan, pang sport. Ito naman, yung RFD niya is a L2A3. Maliit lang yung pulley nito. And ito, yung mga nagtataka kung ano yan, kung nag-aaral kayo ng elementary, ginagamit nyo yan. Ruler yan. Pangkuha ng geometry, pang sukat yan, no? Panggawa din ng bilog yan, ang circle. Yan. May kasama ng ruler, freebie. And 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Naka 8 speed. And ito, yung rims na is rims. Alin na rin yung rims ito. Sa likod, tignan natin, meron siyang quick release din. And 160mm rotors. Sa harap, ito, meron siyang manual lockout. And bakal pa to. Yung kanyang suspension fork. Sa unahan, meron din siyang quick release and the 160mm din yung rotors ito. Ayan, nakalagay. Ito yung unahan niya.
Ayan yung E-Tech na feeling Phoenix. So, yung alat naman ito, meron siyang kasamang reflector sa unahan. And mechanical yung brake ito, generic na mechanical na no, wala nakalagay. And L283 H-speed yung kanyang shifter. Ayan. Ang presyo nito is 11,500. Okay mga aliens, so pipicture natin dito yung project bike. Project bike ng LJ Bikes Molino. So ito yung Mountain Peak. Yung frame niya is Mountain Peak Everest 2. Ayan, ang nilagay na pesa, tignan natin kung ano yung mga nakalagay na pesa sa kanya. So Mountain Peak Everest 2 yung frame nito. And the ICR sa kanyang down tube. Pinadaan sa kabila yung cabling nito. Ayan, ang maganda kaya Mountain Peak, ano, tignan nyo naman to. Parang Cobra dito. Ito yung bago sa kaya, ano eh. Yung Mountain Peak Everest 1, hindi pa ganito yun, diretso lang to eh. Pero kay Everest 2, ito yung binago sa kanya. Mas pina-aggressive siya. Itsurang aggressive. Ayan, nakalagay dito, Mountain Peak. Design and engineer in Mountain Peak. So, ginawa sa bundok ng Tralala. Yan yung sabihin niya. Yung frame nito, medium size frame yung ginamit. Ayan. And, ito yung isa pa sa binago kaya, no? Ito yung lagay ng FD. Pero since naka 1x lang to, walang nilagay na FD. So, wag nyo hanapin ng wala. Yung groove set na yun na nilagay sa kanya is SRAM SX. So, magandang klase na rin yung SRAM SX na yan. Yung ginamit sa kanya na ano, sagmit. Ayan, no? Sagmit yung pedals. Sa likod, may ito yung Everest dito. Everest 2. Dual. Dual purpose, ibig sabihin niya, pwede nga QR, quick release, pwede ang true axle. And dual purpose na yan. Ito yung RD nito, isa, siyempre, SRAM na rin yan. SRAM SX. Ito yung pulley niya. Medyo may kalaki yan yung pulley niya. Tignan nyo, yung speed nito, tignan nyo, sobrang dami. Parang 100 to. Bilangan natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So, naka 12 speed. 11 na 50T. Ayan, 50T. Yung ginamit sa kanya na cassette. Sobrang laki. Pang mga long ride, tumaga nito eh. Ito naman yung ginamit sa kanya na wheel set or wheels is bazooka. Bazooka ready. Tubeless ready pala. Bazooka yung ginamit, speed 1. Ayan. Entresta. Yung gulamit na gulong, Maxxis 29x2.30. Ayan, aggressor. Maxxis aggressor yung ginamit. Ayan, 29x2.30 EXO TR. So, tingnan natin yung likod nito. Yung likod nito, ayan, naka-quick release siya and that 180mm yung kanyang rotors dito. Ang laki. And mamaya mag-sound check tayo, no? After nitong ano. Ito, alin na rin daw to. Ano to? Gender? Generation, yung kanyang ginamit na seat post. Ito, magandang klase na rin to, alin na rin to. Tingnan nyo yung upuan niya. Weapon yung ginamit na upuan. So, sandata. Magandang klase. Parang pang ano? Pang malakasan. Yung harap naman, ito yung ginamit sa kanya is a Bolani. Designed by Discovery. Tama ba? Bolani T-52. Yung travel nito is 100mm yung travel niya. Ayan, 120 na yata ito. Mga ganito. Ali na rin yan and F-type na rin. Ayan, ito yung manual lockout niya. Sa harap, 203 yung ginamit na rotors dito. Ang laki. Mas malaki yung rotors sa unahan kaya sa likod. And quick release na rin. And ang laki, oh. Ang ginamit, Ashima. Ashima pala yung ginamit sa kanya na rotors. So, 203 and the 180 sa likod. So, pang long ride talaga ito. Magandang klase nitong mga rotors ito. Ang kapal ang gulong. Tingnan nyo yung gulong ito, oh. Parang pang-trail. Bolani. Bolani yung fork na ginamit. And the chamber tapered head tube na rin to. Si Mountain Peak Everest 2. Ayan, magandang klase. Laki, oh. Pang long ride na pwedeng pang-trail. Yung mga ganito. Sobrang laki. Yung ginamit sa kanya na ano is ambush. Ano ba to? Basuka? Ambush? Ayan, yung stem niya is ambush yung ginamit. Yung weapon ambush pala.
Yung handlebar is submit. Alin na rin. Yung ginamit sa kanyang brake is a Shimano MT-200. Ayan. Shimano MT-200 yung ginamit na brake sa kanya. And that's RAM. SX yung kanyang shifter. Ayan, hindi naman masyadong kita. So yan. Yan si mountain peak pala yung ginamit sa kanya na ano, na handle grip. Mountain peak na rin. So yan, i-soundcheck natin na 29er yung kanyang ano, fork. Ay, yung kanyang frame. So magka-soundcheck tayo, tingnan natin kung anong tunog niya. Ay, ano nga pala ito muna, buti ko na makalimutan. Yung ginamit tayo sa kanya is a speed 1 torpedo. Speed 1 torpedo yung ginamit sa kanya na hub, so maingay ito. I think 6 or 8 poles yata itong mga ganito, speed 1 torpedo. So tingnan natin. Ito yung soundcheck niya. Ito. Soundcheck. Ayos, diba? Ayos ba ang soundcheck? Contento na ba kayo soundcheck na yon? Speed 1 torpedo, 6 to 8 poles yata itong torpedo na to. So unahan, taas na likuran, maganda klase. So ang presyo nito is a 56,000 project bike na to. Project bike ng LJ Bikes Molino. Dito naman tayo sa kanilang ano, kanilang mga accessories. So may mga groove set dito, iuhuli natin yung groove set. Dito muna tayo sa kanilang port. Upframe pala. Meron dito nga Speed 1. Ayan, Speed 1. Ito yung pinakabago na latest. Bago na latest pa na frame. Pang 27.5 pang size ng frame niya. Isa medium size. Alin na rin yan. ICR sa kanyang down tube. And meron ding butas dito para sa kanyang FD. Dadaan dito yung FD niya. Ayan. Sa likod, may nakalagay dito. Destroyer. Speed 1 Destroyer pala to. So yung naghahanap dyan ng Speed 1 Destroyer, meron dito. And mga rider. Ito, threaded type. Si Speed 1 Destroyer, medium size frame. Pang 27.5. And, true axle lang yung pala to. Ayan, true axle, kitang-kita, walang daya. And yung unahan niya, isa tapered. Ayan. Tapered head tube, and yung ano niya, isa medyo unsmooth yung kanyang welding. Ang presyo niyan is 12,500. Ayan, same lang sila dito. Ito, same lang sila dito. Ni Speed 1 Destroyer. Parehas lang sila. Same spec, 27.5 medium size. 12,500, true axle na rin. And threaded type. And tapered. Ito naman rider. Presyo ng rider dito, 7,000 pesos rider. Threaded type, quick release, medium size frame, and the ICR ba to? ICR sa kanyang attack tube. And, magkakaalam ko, tapered na rin to eh. Ayan. Ayan, mga 27.5, iisa lang ano nyan. Iisa lang nga spec nyo mga yan, iba-iba lang ang kulay. Ito yung another kulay niya. Ayan, 7,000. Threaded type rider. Ito yung color black, 7,000 din. Parehas lang sila. So yung naghanap ng rider frame niya, meron dito. Pwede kayo mag-rider change dito. Mass rider black. Ito, Fox. Meron din dito, Fox 7.5. Threaded 27.5 din, quick release. ECR siya, hindi pa sa ano, ICR. And hindi siya tapered. Pero may pagka-smooth yung welding ito. Smooth welding pala ito, si Fox. Ito, another rider. And the Mountain Peak. Mountain Peak Everest 2, 10,500 dito. A large size frame, 27.5. Ayan. Mountain Peak Everest. May mga helmet din pala dito. Ito, 1.5 submit. Ito, 1.5 mga submit na helmet. Meron dito. Ito, 1.5. So, mga branded na helmet, mga pang matagalan na. Meron din doon mga gulong, exterior. Ayan, madami dito. May mga accessories na ilaw, meron din doon. So, dito tayo sa mga groove set nila dito. Basta nung available na groove set nyo?
Bisip yata sila. So tatalo natin sila mamaya sa mga group set. So mamaya tatalakayan natin yung mga group set. So dito muna tayo sa mga ibang kasi sila sila dito. May mga nag-usa. Mas ano available na group set nyo? Diwari XT. Diwari XT magkano presyo? 32. Ayan, ito yung available nila oh. Alivio meron? Alivio? Ayun oh. May nag-arap sa akin ito eh. Magkano to? 13.5. Ayun. So, yung nag-arap din ng Alivio na group set. Meron pala dito, 2x. 13.5. Pwede. Pwede rin. Pakita natin sa kanila. So, Alivio meron dito. Sakto, may nag-arap sa akin itong Alivio eh. Oh, meron. Nagkaka-comment lang kahapon sa latest ko. Saka kanina meron din. So ito, binubuksan natin yung Alibi nilang group set. Ito, may XT rin dito. Jory XT. Jory and the XT meron pala dito, Shimano. Magkano itong XT muna? 32. Walang hubs ako. Ano hubs yun ako? Ilang speed to? 2x11. Ayan, 2x11 speed, 32,000. Itong Jory? 24.5. Ito naman may hubs, takan motors. May hubs saka motors. 32,500. 24.5. Ah, 24.5. So ito yung 24.5. 32, 24.5. So ayan. Ito yung Alivio. So yung mga nagarap ng Alivio dyan, meron dito. Ito yung shifter ng Alivio. Ayan, ito yung shifter ng Alivio. Kakalkalin natin ha. Ito yung kanyang crank. Crank ng Alivio, meron dito. Ayan o. Kompleto. Bottom bracket and kung ano-ano pa. Sobrang dami dito. Kompleto to. As in group set to. Ayan o, katubayan na Alivio yan. Ayan. Kitang-kita, walang daya. Shimano Alivio na group set. Meron dito. Managanap ng Alivio group set yan. Ito na, ang hinahanap niyong group set. Tubay. Ang presyo, isa 13,000. 13,500 pesos. Celsius. Alivio. So, kompleto na yan. Hindi ko na isa-isa yung pass. Sobrang dami nito. Yung nag-aanap naman dyan ng road bike na group set, meron dito, Senza M5. Ayan, 12 speed. Kompleto na to. Ito yung kaset niya. Ito yung chain. Ito yung STI. Senza. Ito yung FD, yung RFD niya. Ito. Kompleto na yan. Ang presyo niyan is 12,500. Okay mga alien, ipakita ko na sa inyo yung mga available na MTB dito, yung mga bago nila, yung mga frame and yung mga group set, no? So yung mga gusto pumunta dito, nasa video description lang yung link ng Facebook page nila, Google location, number, and address. So yun, kung di ka pa nakasubscribe, subscribe mo na yan dahil maraming tayong bash up. At panit na pumunta, no? So yun lang, maraming salamat, I love you all, so be it! Happy New Year! Signing out!